Ahoy, Bugoy! Ano po ang command economy? Ang command economy po ay isa po yung type ng economy na yung diktador po ay gumagovern po noon. At saka siya po yung nagkocontrol sa mga sa mga pamilihin. So, ano ba yung ibang types ng economy? Traditional, which is they follow their traditional roots and tellings by their elders. Ang market economy po, yun, ganun po yung bansa natin. Yung market po, siya po yung parang pamilihan po ng mga mamimili. Ano pa po, yung mixed economy. Para po siyang pinaghalong kapitalismo at command economy po. Yung leader po ang namumuno sa mga bibilihin, basta pareho lang po sila. So, may pictures ka about sa mga yan? Eto po. Siya po si Benito Mussolini. Siya po yung sumakop sa Italy like many years ago. At gusto niya pong gumawa ng bagong Roman Empire. He tried to invade the whole Europe and some parts of Africa as well. Pasismo po yung type ng economy na to. Or fascism, which the dictator controls everything in the government, in power, food, and land, like that. Siya po si Adolf Hitler, isa po siyang German na dictator po na gusto pong sakupin yung buong Europe po. Ang type po ng economy ay pasismo rin po. Since siya po ay dictator, siya po ang bahala po sa kanyang mga gusto at pinipilit niya po ang kanyang mga citizens na gawa ang kanyang gusto. Like build concentration camps and build borders around Germany, like that. Siya ba yung nagpa-start ng pang-ilang World War? World War 1 and 2, since few of the countries which are also known as Axis powers fought between each other, like Germany against the US and US against Japan and Japan against our country. Yan. So sa next picture mo, ano kinalaman ng pera sa kapitalismo? Ang pera po kasi, siya po yung parang important thing sa kapitalismo na siya po yung parang building blocks ng isang country. Pag walang pera, walang nagre-revolve. Who will pay for the food and the expenses? How will the government take care of our country like that? They need money from us and them too. Okay, so diyan, may kinalaman ba sa mga negosyo? Opo. Since ang pera po ay pinoproblema din po ha, halos lahat dito ng bansa natin, ang pera po ay kailangan po ng negosyo. Since ito po ay ang sahod at ang income at sweldo ng mga employee at employer ng isang negosyo. Ang pera din po ang nagkocontrol sa kanilang fate kung mabankrupt ba sila or aangat sila to the top ng mga businesses in the world. Type po ng economy ay market po. Since may mga involved po na pinamimili at pamilihan, market po siya. Since trade, buy and sell. Ano naman yung sunod na picture? Ang sunod na picture po ay ginto at pilak. Ang ginto at pilak naman po ay siya po ang basehan po kung gaano ka-powerful ang isang tao sa type po ng economy, yung mercantilismo. Okay, so sa sistema ng merkantilismo, ano ibig sabihin nun? Binabasay yun kapangyarihan sa... Opo, ganun po. Okay, so ano yung mga bansang involved dyan? As of today, yung mga countries po ay Britain, France, Spain, and the Netherlands. Ano naman yung nasa picture na yan? Ang dito po sa picture na to ay ang... Para po siyang chart ng sa sistema ng feudalismo. Ang feudalismo po ay nai-involve po siya sa mga landlords and landowners. Ang landlord naman po, siya po yung pinagkakatiwalaan ng isang hari na i-take care yung kanyang lupa. Ano naman yung sinasabi na ng komunismo? Ang komunismo po, isa po siyang type ng ekonomiyang command po na ang gobyerno po ang namamahala lahat po sa food, bansa, like that po, pati yung mga tao. So, may symbol ka ba ng komunismo? Opo, ito.
Ang tawag po dito ay ang hammer and sickle, which is the flag of the now-defunct USSR. So, sino na may ama ng komunismo? Si Karl Marx po. Siya po ang nagsunod po ng mga tinuturing Biblia ng komunismo. Yung Das Kapital, pati yung The Communist Manifesto na kasama niya po si Friedrich Engels. Ano po, ang importansya po nito ay para maalam po ng mga iba't ibang tao na ignorante sa mga ibang bansa na may mga bansa din pong kailangan gumawa ng kanilang strategies and ways on how to sustain their country and place and their people. Since we learned a lot about our of other economies like the market, command, and the mixed economy, and that we should know more of this so we can stop judging the country, since we are not the leaders of this country, so let them do what they want, and if they do something negative, contra them.